Guys, nandito pala tayo sa kwarto ng kaibigan ko, no? Ngayon, i-interview natin tong Tolongis na to. Kung paano yung naging process niya papunta dito ng UK. Yan, maganda yung kwarto niya dito, eh. Malinis. Malinis pa. Malamot. Yan, bago lang. Eto, kasama ko to sa Pilipinas. Sa Robinson, Valenzuela. Kasama ko yan sa, ano. Nagsama kami yan, matagal din. Tapos nung nag-apply na kayo papunta dito ng UK, dalawa kami nung kasama ko nandun sa kabila na nag-apply kami ng UK. Tapos nung dito na kami, tsaka lang to na yung ganyo mag-apply din. Hindi, para makita lang din na may hindi toxic yung mapumunta mong agency. Sa yun. Kahit pa paano, may pruweba ka na hindi ka maluloko ng ano, lawyer mo. Ibig sabihin, pinauna mo muna kami pa yung bago. Kala mo ano. Eh, nakita ko ng okay, di ba? Ilang ano pre, ilan yung ano mo, experience mo sa Pilipinas? Ilang ano? 2 years din, mahigit. 2 years ba talaga? Oo. Hindi nga. Hindi, sa ano, sa... Sa Midworld. Sa Midworld, 2 years. Oo. Mm. Pero ano yung pinasa mong video pre? For, ano lang? For shoulder sa ham leg. Ham leg? No. Hindi beep yung pinasa mo, no? Hindi. Hindi ka na nagbaklas ng buong baka, ng baboy. Kumbaga, hindi, no? Pinakita mo lang yung deboning. Oo. Ano lang, buti na lang mabait dun sa Robinson, pwede kang magpaalam na video. Video ka. Yun, baboy lang yung pinasa niya mga boss. Tapos, ilang weeks pre, bago dumating yung ano mo, yung result ng pagpasa mo ng ano? Wala pang weeks, 4 na araw lang. 4 na araw, dati yun, ganyan, 4 na araw. Pero ngayon, medyo kasi BCC agency, madaming inasikaso na papunta dito. Kasi, ilan kayo pumunta dito ng UK pre? Dalawa lang. Pero dun sa Pilipinas, may balita ba kayo na may mga papunta pa dito? Madami. November 7, November 8, marami. Ayan. Meron ding taga Langport. Ah, bali, ano yata? 25 yata sila dun. 25 yun. Yata. Congrats sa inyo dyan, mga boss, no? Yun. Kung napapanan nyo to, congrats sa inyo, mga boss. Malapit na yan, papunta natin kayo ng UK. Ilang araw na lang. Mga UK boys na kayo. Tapos, pre, ilang months bago ka napunta dito ng UK? Tagal, dahil nag-sputum din ako eh. Mm-hmm. Sa yung... Ano tawag dito? Hindi agad ako nag-take ng exam kasi pinatapos ko muna yung binyag ng anak ko kasi pagka ko nga rin pagsasabayin ko eh, baka hindi ako mapagpawas ng maayos kaya pinatapos ko muna. Big sabihin, nung nag-apply ka kay agency, ito, alam ko naman na itong itatanong ko sa kanya, alam ko na yung sagot niya dito, pero itatanong ko pa din. May content tayo, syempre. Yun, nung ano, nag-apply ka ba kay Yes Agri, o kay 21st Century, may IELTS ka na ba? Wala pa. Pero in-accept nila yung ano mo. Uh-huh. Kasi dati, kailangan talaga ng tao dito, kaya kahit walang IELTS, pwede. Pero hanggang ngayon naman, ganun pa din, kailangan na kailangan. Ang problema lang ngayon, hindi ka tulad dati na iaano ka agad nila, asikasuhin ka. Ngayon kasi, kung may kasabay ka na may IELTS na, parang priority na nila yun. IELTS, mas magandang mag-IELTS ka muna ngayon. Para pagka pinasa mo yung requirements mo, mas mabilis yung process mo. Kasi tinanong ko si Ma'am Aubrey nung nakaraan, kasi may kaibigan ako na ano, hindi naman kaibigan eh. Pinalo-up ko lang sa kanya yung application. Sinabi ko sa kanya na, ma'am, bakit wala pa po yung result ng kasama ko na magwa 1 month na. Ang sinabi naman ni Ma'am Aubrey na pinasa naman na daw niya yung video tsaka resume dun kay employer. Ang problema lang, pinapriority kasi na employer ngayon yung may mga IELTS na tsaka kompleto na ng requirements para mas mabilis kasing makapunta dito ng UK. Oh. Yun. Ano pa kayo? Tapos, eto pa mga boss, nagka-problema pala to sa medical niya, sa sputum. Sputum ba yun? Sputum. Sputum ako ng 3 months, matagal. Nawalan ako ng pag-asa, baka mama may tama. Kahit ang konting scars lang ang konting. Kwento mo yung ano pre, yung nag-medical ka. Saan ka nag-medical? Pre-med ko, ano lang, doon lang malapit sa amin yung study o HR. Pre-med, yan yung unang medical ni Jess Agri. Walang na-detect doon. Doon wala. Wala. Pero nung sa TB test na doon sa IOM na mismo. IOM. Doon nung may fit. Pagkapunta... Kahit na konting, maliit na maliit lang pag may nakita sila. Ano?
ipagtitikin nila sa puto. Madami yung nakasabi ng sputum. Ano ba nakita sa ano? Sa baga mo? Hindi, dito. May konting plema. Plema. Kaya ano, nang ginawa nila, hindi nila kinilir yung result mo. Ang ginawa, hindi. Anong ginawa ko para maano, makilir? Yun, bumalik ako ng 3 days nun. Kinuha na ako ng plema. Tinik na yun. Ano, tayo dito. Tapos parang titignan nila kung may magbabago. Pagka kasi may nagbago daw yun, doon ako mahirapan. Sa, wag, ano, seryosoy nyo yung TB test kasi doon ang matatagalan. Exercise kailangan. Ano yun, binigyan ka nila ng magpapagaling ka muna? Hindi, ano lang. Yung in-observe lang nila yung ano. Ilang weeks in-observe pre? Tatlong buwan. Ito, nasabi ko natin to nung nakaraan sa vlog ko na 9 weeks. 9 weeks yun, di ba? Sabi mo? Nine weeks, pero... Na-delay pa. Tinabot ng 3 months. Tinabot ng 3 months, kaya matagal. Kumbaga, yeah. Dapat matagal ka na nandito sa UK. Oo. Ano? Ang... Ano? TBS ko kasi is June 3. Pero sa saaling di ako nang sputum, July. July nandito ka na sana. Nandito na ako. Matagal na sana ako nandito. Kahit pa paano. Pero okay lang. Kahit pa paano, nag-birthday yung anak ko nandun ako. Tapos, sa ibang requirements mo, wala ka naman nagka-problema. Yun lang, sa medical lang talaga. Medical lang ako nagka-problema. Sa IELTS? IELTS. Wala naman siguro. Wala. Fasado naman. Kahit fasado. 4 lang. Ilan yung nakuha mo sa ano pre? Sa speaking? 5. 5. Sa reading? 5 din. Ay, sa ano? Sa ano muna? Sa listening? 5. 5 din? Oo. Sa writing? Yun, 4.5. 4.5. Ito, pinakamahirap. Yung reading. Ilan nakuha mo sa reading pre? Yan kasi yung pinakamahirap eh. Ang pinakamahirap. Kaya magpo-focus ka talaga. 5 din ako dun. Sa reading? Oh. Ay, sa ano? Reading? 5 ka dun? Oo. Oh. Matalino kang bata pa. Lol. Naano mo pa ako ha? Ako, ang nakuha ko dun, tumamba pa ng 4.0 eh. Pati si Toto yata eh, di ba? Oh, hindi ko ba alam eh. 4.0 lang ako dun pre. Wala, ano. Pero sa speaking ko, mata sa speaking ko. Sa speaking, 5 lang din ako. Basta ang tip ko lang, pagka kunyaring nagtitik na kayo ng exam, huwag kayong kakabahan. Yun. Si... Pag kinabaha ka, Diyos ko, lahat ng baong mong review, mawawala. Mm-hmm. Dalawa kami nag-take ng ano nun, nung IELTS, yung sa namin tropa na taga Venezuela din. Yung nga lang, kinabahan. Mm-hmm. Hindi siya nakapasa. Sa ayaw lang, seryosohin niyo yung pag-take ng exam kasi malaki din, mahal din. Sayang din yung 12,000. Mm-hmm. Tsaka yung ano pre, sa IELTS, hindi, 'di ba? Alam mo naman eh, hindi ka na nagano, nag-review center. Hindi na. Sa YouTube ka lang. YouTube lang, pwede na. Kasi pag nag-review center ka pa, dagdag gastos lang din. Tsaka diyan sa review center mga boss, parang nag-YouTube. YouTube lang din kasi 'yan mga boss eh. Oo. Nasa YouTube na lahat eh. Kung ano 'yung nasa YouTube, ganoon na lang din naman 'yung ituturo doon. Pero ang maganda lang kasi din sa ano, sa review center, ituturo talaga nila ng ano 'yon, ng kung paano 'yung mga technique, talagang may isa sa ulo mo. Pero kung maintindihan mo sa, makakaintindi ka ng English sa YouTube, ganun pa din yun, pareho lang. Parehas lang naman din yun pag nagano ka. Kailangan mo lang naman malaman din kung paano yung format, kung paano i-take yung ganyan, yung ganito, yan. Sakaling next vlog, gawin natin ang vlog yan, kung ano, kung paano yan yan, mga gi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 g
Tapos writing naman eh, ang sinasabi nila ng 250 words sa 150 words kahit di mo naman siya ma-meet yung target nila. Basta kahit pa paano, may masulat kayo. Huwag lang konti lang ha. Habaan nyo naman kahit paulit-ulit naman. Pwede naman. Basta may may isusulat. Huwag paulit-ulit. Pwede paulit-ulit ka ba sa kahit hindi typing? Naman. May, syempre may mauulit. Kailangan lang ma-hit mo yung 250 words tsaka 150 words. Kahit hindi na. Kahit hindi na. Tsaka pumasa ka. Sa akin, hinit ko talaga yun. Kasi yun yung ano eh. Nakita ko din sa iba sa mga comment-comment dun sa group sa Facebook. Yan, may mga group yan sa Facebook. Yan, magbibigay din sila ng mga payo dyan. Kalimutan ko na kung anong group yun dati. Ano, ang saan, binilang ko sa mga 120 sa 150. 120 words. Anong payo mo pre sa mga naghihintay pa lang sa Pilipinas? Sa mga mag-requirements pa lang, ganyan? Take na yun ng ano? Take IELTS. Na ng IELTS. Kasi mas priority ang IELTS. Sa
Noong nag-take kasi ko ng IELTS, pumapasok pa ako sa Robinson. Hmm. Pero, ang ginawa ko, nag-leave talaga ako 1 week. Hmm. Para mapuusin yung ano. Yung, kailangan talaga pukusan. Yung exam. 1 week ako doon din. Hinaram ko pa yung laptop ng kapatid ko para pag sa cellphone kasi guys, yung ibang ano hindi mo makikita, maliit. Yung lalo na sa reading, maliit talaga. Kaya hinaram ko yun sa kapatid ko. Buti na lang, hindi pa siya, hindi niya ginagamit. Mm-hmm. Talaga, nag-ano ako nung pre, nagpulong ako sa kwarto. Ako lang mag-isa, walang istorbo. Ganyan din ako dati, nag-review-review. Tapos mga boss, siyempre, bago kayo mag-take ng IELTS, i-make sure nyo na ano, na kaya nyo ipasa sa employer yung video na ipapasa nyo. Oo. Tapos dito so, naman may... video. Oo, may... Kasi ngayon parang nag-i-clip na sila pa rin. Tapos mga boss, may ano pala si Ma'am O'Brien, chinat ko din yan si Ma'am O'Brien nung nakaraan, na gano'n siya sa group namin dito, na yung mga mag-a-apply daw dun sa kay GS Agri, eh, ang kailangan na ipasa yung video is yung walang edit, walang putol-putol, kailangan dare-derecho. Tapos may introduction. Na, okay. Ano, ako si Gringo, pinaagwa ko ng Pilipinas, yan, ganyan, mga intro boys. Ilang taon ka nang naging butcher, ganyan. Siyempre, kailangan yan para malaman. Tapos dun sa kukunin yung video, dapat malinaw kasing linaw neto. Tapos kita yung mukha nyo, kita yung ginagawa nyo, yan, maayos, diba? Debone. Pwede namang may cut-cut, pero wag lang yung habang nagdi-debone kayo, eh, may cut, ganun. Kailangan, kung ano yung dinidebone, magdi-debone ka ng pigi, wala nang cut yun, mga boss. Yun. Walang cut dapat yun para kita na ikaw talaga na walang edit yung video mo. O kaya, ang mas maganda niyan pala, mga boss, ang nirequest din ng employer is, kung mag-ano kakuwari, baka, dapat nakasabit yung baka, o kaya baboy nakasabit, ikalas mo muna, i-primals mo muna, tsaka may debone yun. Yun lang. Ano, may ano pa ba? Kukwento sa kanila? Yun lang. Basta, tresohin yung pag-exam dahil mahal din yung bayad. Di ano ka na po eh, kompleto requirements ka na. Sa visa naman tayo. Sa visa, ano lang din, saglit lang din. Sunod-sunod yung email sa ano nangyari. Yung sa COS mo pre, yung sa COS mo, ilang buwan mo inintay o ilang weeks? Weeks? Ilang ano ba? Nung pinasa ko yung, ano ko, nakuha ko kasi yung result ko ng sputong pre. Mm. Ano na yun, September. Kahit yan nga din. Second week, third week ata. Pero wala ka pang cost nun. Yung pagkakuha mo ng result, ilang months yung ano mo, COS mo? Ano? Saglit lang, mga weeks lang din. Weeks lang? Mm-hmm. Mabilis. Yung iba kasi, tumatagal yung COS nila, ganyan. Pero hintay-hintay lang kayo, mga boss. No. Napaprocess din naman yan. Tapos, may cost ka na, pre. Yung ano mo, yung biometric mo, bago lumabas yung biometric mo, mga ilang linggo? Biometric? Ilang araw lang din. Araw lang? O ilang linggo? Ano, 10 days siguro. 10 days, may schedule ka na ng biometric. Biometric. Tapos yung visa mo, ilang araw bago lumabas? September 29 ako na gano'y. September Mayo. 29? Tapos, 13? Nag-lumabas October? Yung ano. October 13. Wala na. Wala na yata nadidelay ng visa ngayon. Meron pa lang pre. Nadelay yung, tatlo dapat kami nadelay yung ano. Nadelay yung visa niya. Yun. Kaya dalawa lang kami nabunta dito. Yun, sa mga delay, swertihan lang. Pero ano lang. Weeks lang din yung ano. Tapos yan pre, ano ka na, pidos. Pagkalabas ng visa mo, ilang araw bago ka nagpidos? 17 ako na gano'n eh. 17 ka nagpidos? Oo, 17. Mga tatlong araw? Oo. Tatlo-apat na araw lang. Tatlo-apat na araw? Oo, pidos. Pagka pidos, ilang araw bago ka binigyan ng ticket? Linggo. Ano? Sandinggo. Sandinggo? Oo, sandinggo. Nalaman ko yung ano ko. Binigyan ako ng may ticket na ako. Mm-hmm. Ano ba, di isang linggo na lang ako sa Pilipinas. Yun. ABP kayo, di ba? Oo. Yun. Dito pala mga boss, ABP din sila, no? Pero oras sila dito, hindi katulad sa amin, per katay. Tapos, okay. Ang item nila dito, ang ipaprocess nila is lamp. Lamp, di ba yan? Lamp. Kaya yung mga nasa ibang bansa dyan, mga Qatar, meron dito yung isang kasama namin, galing na ibang bansa, Qatar, mas kailangan na kailangan yung lamp, kasi madami ding lamp dito. Yun, kagandahan sa kanila, per oras. Kaya kung may OT sila, medyo malaki. Magkano per oras nyo, pre? Hindi ko pa alam kasi. Pero anong sinabi nila? Mga nasa 12? Mga ganun siguro. Kung may OT pa yan, medyo malaki-laki kung may OT. Sana may OT.
ang pasok doon. Ah, basta ang fixed hours namin a week is 48 hours. Pwede na. Tapos ngayon, kailan ka pala dumating? Kahapon lang, di ba? Hindi. Kailan araw na to? Pangatlong araw, Sabado ngayon, di ba? Fresh na fresh. Hindi pa to. Induction pa nila sa Lunes. Okay. Papaliwanag yung mga ano sa inyo. Mga galawan doon, mga galawang malulupit, yan, papaliwanag yan. Basta pag nandito kayo sa UK, alam, malalaman nyo din naman yan. Saka ano, pagandaan naman yung mga Pinoy na kasama natin sa mababait din. Yung may Pinoy kaming kasama sa kabila. Tapos yung floor namin na to is, ano lang, puro kami Pinoy, apat kami dito. Tapos itong vlog pala na to, ay hindi, sige, ano na yun, Pets? Anong, may kukwento ka nga, kukwento mo. Wala, di pa, ang maninibago ko lang sa oras ng tulog kasi yung oras natin sa Pilipinas is 7 hours different. Kaya, anong oras pa lang, alas 6 pa lang dito, gising na ako kasi sa pero, Pilipinas. Pero, pagtingin mo dito ng alas 7, madilim pa. Madilim pa, pre! Alas 8, ano, nagkakaaraw. So, pero nung summer, alas 5, may ano na yan, may liwanag na. Ngayon, pa-winter na kasi, kaya alas 8 na lumilitaw yung araw dito. Yun, tapos, ano yung mga anong pre, mga dala mong gamit papunta dito ng UK? Bawan ako tabo. Tabo. Kasi wala silang bidi, puro tissue sila. Ano, tabo. Gamot. Gamot, yung pinadala ko na gamot. Tsaya yan, yung cellphone holder, sa kanya galing yan. Yun. Magba-vlog pala tong kasama ko na to, no? Sana supportan yung vlog na itong kalokohan na ito. Ayan, binablog niya din yung vlog ko. Ayan, no? Kamay-kamay. Yan. Ano lang, umagang libangan lang. Libangan lang. Kasi dito sa, anong lugar to? Yobel, sa Yetminster, walang vlogger kasi dito. Tsaka ilang pa lang silang Pinoy kasi dito. Kaya baka itry niya mag-vlog, no? Kaya malinaw din naman yung camera niya. Napaka-awan ng aking tropa. Ano na yan? Tabo. Gamot. Gamot. Pigasin oil. Pigasin oil. Picture ng ano ko, anak ko sa yan. Asawa ko. Mga basic needs lang. Basic needs lang. Magdala ka na din ng noodles, ng dilata. Yan, pwede yan mga boss ha. Noodles, dilata. Pero yung sa noodles, anong dinala mo noodles? May sabaw sa pancit. Lucky me? Pancit canton? Nisin ramen sa... Hindi yan, nagdala ng pancit canton. Pancit canton. Kasi nung nakakanyang pancit canton, may issue. Pero yan, pwede na yan ngayon. Magdala na kanya ng pancit canton. Oh, tapos konting dilata dahil... Dilata. Anong tawag dito? May binigay sa amin grocery kaso konti lang din. Tapos kung ano, tawag dito pre. Ano, kulang-kulang din yung... Pagdating kasi namin dito, kulang-kulang din yung gamit. So, lang yung suwa. Kaya... Bumili pa kayo. Mahirapan ka kumain. Hindi mo alam kung ano yung... Ay, hindi pre. Mo. Yung mga liquid, hindi ka na makapagdala niyan kasi ano yan. Mga dried lang dapat. Kaya, kung mga liquid, toyo, bawal. Suka, bawal yan. Bawal. Kaya mga dilata, pwede yan. Kaya nung unang pangalawang araw namin is dilata talaga. Dilata. Sardinas. Sakap yan. Tapos, magkano yung dinala mong pera pre? Papunta din sa UK. Yung dalawang pera sa Pilipinas is 3-3. Ang nangyari pre, sa ba kami nagpapalit? Sa Dubai. Ay, sa Pilipinas muna, pinapalit namin ng dapat pounds ang papalit namin kaso nga naman ng pounds. Yo. Na visa, US dollar. Dollar ang dinala mo dito? Hindi. Pagkababa namin ng London Airport, doon ako nagpapalit. Naging, yung $56 ko rin, naging £40 paliit ng paliit. Pero, puro lang naman yung bilhin dito. £40 lang yung dala niya dito, mga boss. Pwede na yan, kasya na yan. Kasi, kaso lang ngayon, pre, wala pa sa inyong binibigay na pera, no? Wala pa. Hindi, wala pa. Monday. Ay, baka bukas, induction niyo bukas eh. Monday. Monday pa. Yun, magdala din kayo ng pera, kasi hindi katulad sa amin ng una, binagyan agad kami ng pera, sa kanila wala pa. Magdala din kayo niyan. Tapos, ito ba? Important needs lang naman eh. Ano kung mga baong ko? Mga panlamig. Panlamig yan, mga panlamig. Magbaong ka yan. Magdi-December, hindi po panlamig. Mainit! Ay, malamig! Malamig. Pero pagka ganito namang may araw, yan may araw ngayon, di naman masyadong malamig. Yung pero pagka gabi na, malamig yan, paghangin lang yan. Nakasakay ka sa bus.
ang lamig ng hangin kahit sabi mong maaraw. Tsaka dito, maganda yung kwarto niya dito, no? Mag-isa lang siya sa isang, ano na to, sa isang flat. Solo niya. Yung... Kung tutusin, pwedeng ano dito, pwedeng dalawa tao, pwedeng apat na tao, ay ano, tatlo. Ewan ko bakit ganun to, pero sana mura lang tong bahay nila. Dito tulad sa bahay namin, malaki, 150 a week dito. Nasa 110 lang daw a week nila. Sana ganun lang. Tapos yung transpo nila, sabi niya sa akin, yung transpo, kasi nagkwentuhan na sila na ibang Pinoy dito, eh, may magsusundo sa inyo ngayon. Sa ano, Lunes, may magsusundo. Sa Lunes, kaso lang, yung... pagdating ng 2 weeks, yun ang din ba namin alam. Iyan ang paka-carpool na lang kayo dyan sa mga taga-ibang ano pre. Sa mga taga-ibang nasa Yetminster, ika-carpool kayo sa mga empleyado, na ibang empleyado. Parang sa Canada. Iba, kina-carpool sila dun. Yun, baka yung ganun lang. Ano lang nangyayari siguro? Saka, sa Monday malalaman lang kasi Monday pa yung doctor namin. Yun lang mga boss. Sana may natutunan kayo sa vlog natin na yan, no? Kung may tanong kayo dito sa kaibigan ko na to, i-comment nyo lang sa baba, sasagutin natin yan. Yun, kaway ka muna. Paalam guys. Yun, supportahan nyo yung vlog niya. Ewan ko kailan to lang maglalabas ng vlog niya. Wala kasi yung wifi. Wala pang wifi. Ano, tinitipid yung data. Mayroon pa lang pang kono sa Pilipinas. Pagka may ano na siya, may channel na siya sa YouTube, i-tipin ko dito sa ano natin, kung pag meron na. Habang ngayon, wala pa. Mag-ano ka muna dito, maglibang ka muna. Maglibang talaga. Yun, tapos. Ito ang gagawin mo talaga. Yun, tapos na tayo mga boss, no? Istorbo na natin, yan. Ito yung, ano, yung bahay, napakita ko na to sa ano, first vlog ko. Tapos ito, yung mga ano, kasama natin dito, nagiinuman na sila. Tapos ito, si paring ano, anong pangalan mo pre? Wendell. Wendell? Ilan taong kombucha pre sa Pinas? Ano, sa Pinas, 2 taon. Yun, tapos sa ibang bansa? 3 taon. 3 taon, saan kang ano pre? Saan ano? Ano yun? Qatar? Oo, Qatar. Yan. Sa Carrefour. Carrefour, Qatar. Shoutout mo yung mga kasama mo dun pre. Shoutout sa mga ano sa mga taga Qatar. Yun. Ayun, kasama niya, kaibigan niya si Louis. Yan, magkasama sila sa Qatar. Everybody in the world. Please Lord, give me a sign. Thank you. I feel like I'm losing my mind.